Burntam KY Monoshock Rebuild. Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Dito tayo uli ngayon sa TRY 200cc natin at meron tayong gagawin. Ayan. So bago natin ituloy yung video, shoutout muna natin ng malakas si Richard, Loewe Bardoles at syempre yung group pitch natin na KRY 200 Nation at KRY 150-200. Ayan. Gagawin natin mga ka-DIY ay tatanggalin natin itong upuan at yung playlings niya para matanggal natin yung monoshock ng KRY 200 natin kasi nagkaroon ng problema nung last drill natin. Medyo tumagas yung monoshock natin, so pangit na yung dumping niya o yung bounce niya. Ang dumapa na kasi itong likod niya, kaya ang gagawin natin ay magpapa-rebuild tayo kay Sir Richard Loewe Bardoles. Yan, from Sultan Kudarat po siya. So ipapadala natin itong, tatanggalin natin itong monoshock at ipapadala natin sa kanya sa Sultan Kudarat pa sa Mindanao. Yan, shoutout natin lahat ng mga kamag-anak natin dyan sa may bukid noon. At syempre sa mga sakulingan at Ulminga family, shoutout sa inyo. So yan, tara, pagkasin na natin. So yan, gamit natin size 10, 10mm natin sakit. Yan, dalawa lang po yan. Tatanggal na po. Pwede anyway, tatanggalin din pala natin. Kala natin tanggalin itong dalawa dito at dalawa dito para matanggal natin itong bearings na ito. Para ma-access natin itong bolt dito. Para sa, yung taas, kasi yung sa baba, pakita mo, kaya naman ang tanggalin yan. Dito lang talaga. Tanggalin. Ayan. Ano kayang size din ito? 10 din yata. Ayan. Tatanggalin na natin ito dahan-dahan. Yung bagong pintura ito. Size 14. Yan. Tatanggalin natin yan. Luluwagan natin. Tapos ito yung isa, oh. Na-bolt niya. Anyway, tatanggalin na natin itong bolt, yung nut dito para ma-access na natin yung bolt. So, ito ay size 17 po ito mga ka-DIY. Pero, hindi tayo makapirsa siya. Kaya ang gagawin natin, ilalagyan natin ang tubo. Yan. And this discard it. Tapos pataas lang natin. Pwede na natin siyang sa kamay na lang. Yan o. Diba? So ay mga ka-DIY, yung dito, hindi natin pwedeng magamitan ng mga ganito na wrench kasi masikip sa ito ang gamit natin, impact wrench. Na-charge ko na po ka-DIY kanina kasi yung dito natin sa baba, lubat pa. Deep socket. So, kailangan mo ng deep socket talaga dito. Yan, tanggal na mga ka-DIY. Yan o, tanggal na rin yung nut niya. Size 12 po ito. Yan. Make sure na maglagay kayo ng ganito. Dapat nakaangat. Oo, dapat nakaangat. Dito na naman natin tatanggalin. Yan. Tanggalin lang natin itong lock washer niya. Tapos washer. Tapos good to na para hilain natin ito. Kamay lang to. Yan, may bushing ho sa ka-DIY. Yan. Yan lang po ang pagtanggal niyan. Tapos yan, hihilain na lang natin. Bushing pa lang. Oh, may mga bushing yan. So, ganyan po yung sinasabi ko na may tagas mga ka-DIY. Nag-leak na ho siya mga ka-DIY. Ipapa-rebuild natin. So, ayan mga ka-DIY, ganito pang itsura ng monoshock ng KRY 200 pati 150, ganito rin po. So, ayan, ipapa-rebuild natin kay Sir Richard Loewe Bardoles sa may Sultan Kudarat. Papadala natin to sa GRS or GNT. Nasa 200 plus siguro to ang shipping. Tapos pag gagawin niya to, pag i-rebuild niya, nasa maaaring 2 to 3 days lang or pwedeng 2 days. Pero ang pagbabalik to dito sa atin sa Pangasinan, mga 8 to 10 days po ito. Ang shipping kasi sasakay pa ng barko. From Sultan Kudarat to Pangasinan, siguro Sultan Kudarat is Mindanao, dito sa Luzon ang Pangasinan. Okay? So medyo matagal-tagal. Pero sulit naman, magiging KTM or CR, Honda CRF na 250cc na yung dumping niya, yung quality niya. Ayan. Ito rin po yung mga tornicles niya. Ito rin yun, ha. Binuo ko na para hindi magkawala-wala. Tatago na natin to. So, ayan. Standby muna tayo ng 8 to 10 days. Okay? Good morning mga ka-DIY. Ito pala yung pagpapatuloy na kung saan ginagawa natin tong monoshock ng KRY 200 natin. So, ayan. Meron tayong unbox na parcel from GRS na pinadala ni Sir
Richard Louis Bardoles ng Sultan Kudarat. Layo, no? Sa Metakurong. Shoutout sa'yo, boss. Nandito na yung pinadala mo. Nagpa-rebuild po kasi tayo ng monoshock natin sa kanya. Ginawa nating pang TDM 300 yung revolve and dumping nito ngayon. So, dito natin matatry kung quality ba talaga yung pinagawa ni Sir Richard. Ayan. Sikat na sikat po kasi si Sir Richard sa may Mindanao. Siyang gumagawa ng mga ano doon. Monoshock ng lahat ng klase ng dirt bike or motocross. Pang trail man yan or motocross. Okay? So, nagpa-rebuild tayo sa kanya. Ni-rebuff niya yung shock natin. Unbox na natin mga kaginoy. Ito kayo. Yan. Kita mo. Oh, di ba? Yan. Sir Richard Bardoles. Tip lang ano ha. Shoutout natin. GRS. Ang bilis. Yun. Yung ginawa niya. Tapos, ang ginawa ho niya dito mga kaginoy. Dating 60 PSI. Ginawa niya ho niyang 200 PSI na ito ngayon. At tapos, meron pa siyang tinanong sa akin kung ilan ba yung kilos ko at yung kilos ng back ride ko. Kasi tinanong niya bakit nagtagas ito kasi sabi ko lagi ako nag-aangkas. So, ang ginawa niya, binalance niya to according doon sa weight ko at nung back ride ko. So, I'm 80 to 85. Tapos yung back ride ko ay 60 to 65. So, yun ang ginawa niya. Pina-lift niya ng konti to, half centimeter. Yan o. Ito ho yung dating ano niya. Sukat niya mga kadiway. Nakikita niyo naman yung tanda hanggang dito. Tapos mas pinataasan pa niya. Yan, nag-adjust po yung rod kaya tumaas. So maganda na po yung ano nito ngayon. Revolve niya at dumping niya pang parang KTM or to Honda CRF 250 na po siya. Maganda rin yung quality din po yung oil seal na ginamit at yung o-ring. US brand at saka yung ano naka leak proof na po ito. So hindi na po siya magtatagas at ang duration po nito ay 3 to 5 years ang sabi po ni Sir Richard. So, medyo matagal-tagal na rin yun, sulit mo na rin yun mga ka-DIY. At ang ano po nito, ang tawag dito, mas mararamdaman mo pa daw yung quality ng revolve at dumping niya after a couple of weeks. So, ito i-review natin sa patag, sa bulubundukin, river crossing at sa mga uphill kung gaano kaganda yung pinanggawa o pinag-rebuild niya. Okay? So, tara, kabit na natin. Ayan, gas shock po kasi ito mga ka-DIY. Yan po. Okay, naka-adjust na rin po yan. At naka-adjust na rin po sa height, no, weight required po natin. Okay, so tara, kapit na natin, tumani. So yan, ito po yung tornillo niya sa may taas. Lalagay muna natin yung taas mga kadiwa. Lalagay niyan. Ayan. Mga kadiwa, pwede niyong ilagay sa number 1 or number 2. Ito ho kasi dito sa unahan talaga, sa pinakamataas. Doon siya nakalagay dati. So doon natin siya ibabalik. Yan, medyo nahirapan lang tayo magtapat doon mga kadiwa sa may taas. Kasi ano, medyo masikip talaga doon. So ang gagawin natin, i-ano natin ng paganyan. Tapos, tulak. Ayan o, tinulak mo natin. Yan, dahan-dahan lang naman. Yan, tutulak na natin yung pataas para maglapat mo siya. Tapos lalagay na natin itong bolt. Yan. Size 12 to, no? 14. Ah, 14 taman. 14-15. Oo, tapos lalagay na natin siya. Ayan, gamitan nyo na lang yung pack wrench. Yun. Lagay natin itong nut niya, washer. Doon sa kabila. Sundarin na rin natin ito para ma-assist natin yung ano dito. Para ilagay natin yung washer. At bolt na yun. Lagay muna natin itong washer. Yan, washer. Ito yung isura niya, tapos saka na ito natin hihigpitan. Yan, okay na ito mga ka-DIY. Ito yung bolt niya para sa baba at yung bushing niya. Yan, pag magkatanggal kayo, balik niyo ganyan para mas maayos, hindi magkawala-wala. Okay natin na ganyan mga ka-DIY. Ito may guide naman ho siya, yan o. Dito mo siya ilalagay, isiksik mo siyang ganyan. Pati dito sa kabila. Mga ka-DIY, tuturuan ko kayo yung paglalagay ng bushing na to. Dapat nakababaw yung gulong para may ilagay mo to kasi hindi mo na po ito may lalagay pag nakaalam na po siya. Tapos, ang gagawin ho natin ay lagyan muna natin siya ng guide. Itaas muna natin to. Saka natin siya itaas yung gulong ngayon. Yeah. 1, 2, 3, itaas. Ayan. Tapos, saka na natin lalagay yung bolt. Ayan. Habang pinataas natin yan. Sige, lagay mo.
Yan, sige. Yun, malapat na rin. Washer muna, tapos lock washer. Washer muna ka DIY, tapos lock washer. Tapos tong nut. Okay? Ayan, hulpitan na ho natin. Size 17. Oh, size 17 dito. Ito, 15 to eh. Okay, hulpita muna namin mga ka DIY. Yan, hinihigpitan na po natin talaga mga ka-DIY. Yung make sure na mahigpit para hindi kumalas o lumuwag-luwag pag nagtitrail tayo. Ano? So ayan mga ka-DIY, naikabit na po natin yung monoshock ng TRY 200 natin na ni-rebuild ni Sir Richard. Ayan, pardones. Titesting natin yung revolving at dumping niya, yung rebound niya na hindi nakalagay yung flaring para makita niyo yung monoshock kung paano yung movements niya. So ayan. Wow! Galing! Oh. Ayan, so hello. Ang kasan ko, oh yan. Ang ganda ng bounce niya, balik niya. Bumabalik agad, hindi yung natin na parang nag-i-stop, di ba, nag-i-delay. Ayan, oh. Oh, layo ka. Di ba? Ayan, oh. Ang ganda ng bounce niya. Dati kasi pag ganyan mo, may delay siya. Magpa-bounce lang siya pag umalis ka. Parang ganun, pag umalis ka sa motor, saka lang siya babalik. Diba? Ngayon, ang ganda. Sabi mo na natin yung fairings. So ayan mga ka-DIY, nilagay na natin yung fairings. Titesting natin yung rebound or revolving or dumping nito. Gawa ni, ano, rebuild ni Boss Richard Bartoles. Ayan, oh. Ang ganda. Bumabalik ka agad, yung speed, yung ano niya ngayon, walang delay. Dati kasi pag ganyan mo, nagde-delay siya na mag-bounce or mag-re-repal. Pagpasan natin, para matry natin. Ayan. Wapo. Kalikod. Oo. Ano ba? Ang ganda ng ano niya, rebound niya, rebounding niya. Ganda. Dati kasi ano to eh, nagtagas siya eh. Tumatagas to. Nakuha kasi natin to 7 months ago. Second owner. Okay pa naman to. Hanggang sa, siyempre nag-angkas-angkas ako. Hanggang sa nagtagas na siya. Isipan ko na iparibuild kay Sir Richard Bartoles sa Contrampo Darat. Kasi nakikita ko sa Facebook, ang dami niyang ginagawa. Magaganda. Mga KTM, Kawasaki, CRF250 ng Honda at iba-ibang mga dirt bike. So, pinagawa ko rin sa kanya. Ito yung result. Ang ganda ng bounce niya, bumabalik agad. Sabi naman niya na after a week, ano to, mas gaganda pa, magiging smooth pa yung revolving and dumping niya. Kasi doon lang po lalabas yung quality niya. So, try din natin sa patat. Tsaka tumaas. Kasi ano to eh. Recommended na gawa ni ano to, Boss Richard Bartoles. Ang ganda, napaka-smooth. Ano po, first time punto ko sa ilog, gamit si Kerwai. Bro Burn!
Tam in the house. DRY 200. So, river crossing. Barangay Lawag, Sichu. Napita. Or Sichu Bayawas. Ano man ang nakakasakit dito. So, kailangan namin mag-river crossing dahil nag-landslide yung samay daan sa Tulay. Sana kaya rin ko rin. So ayan mga ka-DIY, ito yung pagpapatuloy na kung saan nire-review natin yung monoshock na pina-rebuild natin kay Boss Richard Bardoles. So ayan, kita mo. Ayun, tinanggal ko na yung fairing dito na kung saan para may adjust-adjust pa natin. Ayan, pina-lower ko kasi masyado mataas. Naka 1821 rim tayo. Ayan, 5'6 lang po yung height natin. So titesting natin dito sa patag at saka doon sa gravel. Safe yung ano natin, praktisan natin mga ka-DIY. Walang sasakyan dito kasi ginagawa pa to bypass road. Ito, lalabas ka sa Magtaking, tapos ang labas din ito papunta dun, Tarisi. Yan, patuyuan ng palay pa to. So kung nakikita nyo yun, doon yung praktisan ko. Diba? Yan, practice. So, testingin natin yung bagong rebuild. So, tingnan natin yung dumping niya, yung revolving. Yan. Tapos yung rebound. Mabato to, mabato. Malalaking bato. Oh. Bato na ang galing sa ilog. O, diba? Tapos mga putik-putik. Lalim, oh. Sarap, smooth na smooth. Yun. Masya muna.
tayo mga ka-DIY. Oh. Yan. Ang ganda ng revolving niya. Naka, parang naka-advance na siya pang ano, pang trail, pang motocross at pang highway. Ang ganda ng revolving niya, yung bounce niya, yung suspension. Yan, oh. Wala pa rin tagas kahit. So yan, shoutout natin si Boss Richard Bardoles ng Sultan Kodrat dyan sa may Mindanao. Ang ganda ng pinagawa mo, boss. Quality talaga. Yun, yan, expectation pala, ibig ko sabihin. Yung ini-expect ko, mas maganda pa pala. Tama nga yung sinabi mo, sa kudaan ng araw, mas gumaganda yung dumping niya, yung revolving niya. Habang tumatagal, mas gumaganda yung ano, ng performance ng suspension, yung pinagawa mo, pinag-rebuild mo. Yan. Parang naka-KTM, ano ako, 300cc or si Honda CRF na 250. Yan, dyan, mga ka-DIY, ini-invite ko kayo na na-encourage yun na magpagawa o magpa-rebuild. Ano mang klase ng dirt bike, motocross o enduro bike na yan, pwede nyong ipagawa o pa-rebuild kay Boss Richard Bardoles. PM nyo lang sa at may Facebook page din siya. Bago natin makalimutan, yung videographer natin, shoutout natin, analyst.